What's up guys? Andito na naman po inyong kapatid sa kusina, Cha Exie. At ngayong araw ay gagawa naman tayo or magluluto tayo ng isang special puto binyan. At ito ay talaga namang bagay na bagay sa kahit anumang okasyon. So samahan mo na ulit ako magluto. Ayan, atin ang sisimulan ang pagluluto ng ating puto binyan. Bali, ito yung ating mga sangkap na ating gagamitin para sa paggawa ng ating espesyal na puto binyan. Bali, gagamit tayo dito ng 1 1/2 cup na rice flour, 2 eggs, 1 1/2 tablespoon na baking powder, 3/4 cup ng evaporated milk, and 3/4 cup na sugar at itong isang pulang itlog. Ito na lahat yung ating mga sangkap na gagamitin para sa paggawa ng ating napaka-espesyal na puto binyan. Bali ngayon ay atin muna sasalahin itong ating flour para maiwasan yung buo-buo. Mas maganda kung ito ay inyong sasalain kasi minsan merong buo-buo eh. Lalo na kapag naiwan yung bukas yung pinakang lalagyan ng inyong rice flour. Madali lang itong gawin. Parang karaniwang pagluluto lang din ng puto. After niya na ilalagay na natin itong ating 1 1/2 tablespoon na baking powder at itong ating 3/4 cup na brown sugar. Depende sa inyo kung gusto niyo na mas matingkad pa yung pagka brown sugar ang gagamitin niyo. Pero itong sa akin ay yung wash na color lang ng asukal. Ayoko kasi na masyadong mapula sa puto. Ayan, haluin lamang itong ating mga dry mixture. Este dry ingredients pala. Yan. Haluin lamang hanggang sa magpantay itong ating mga tuyong sangkap or dry ingredients. After natin mapaghalo yung ating mga dry ingredients, ay isusunod na natin itong ating mga wet ingredients naman. Ito yung 2 pieces of eggs, 3/4 cup na evaporated milk. Ayan, ilagay nyo lang lahat yung dyan. At ito ay ating hahaluin hanggang sa magpantay or maging smooth itong ating butter para sa ating puto binyan. So, ito na yung ating pinakang butter para sa ating puto binyan. Ayan, pantay na yung pantay na yung mga sangkap niya and super smooth na nitong ating mixture. Ayan. Ito yung ating paglulutuan. Ayan. Nilagyan ko siya ng ganito para mas madali siyang hilahin or tanggalin dito sa ating pinakang pan kapag luto na. Hindi na natin kailangan siyang itaktak pa kasi masisira yung pinakang toppings ng ating puto. Then, ito ay ating papahida na margarine. Kung wala kayong margarine, pwede din naman yung butter. Pero kadalasang ginagamit na pampahid sa karaniwang puto binyan is margarine. Gusto ko medyo marami-rami siya kasi ito ay nakakadagdag lasa din, nakakadagdag din naman doon sa ating putong gagawin. Ay
Ayan, pagkatapos natin mapahida ng margarine, yung ating pinakang paglulutuan ay isasali na natin itong ating pinakang mixture ng ating gagawing puto pinyan. Ayan, ilagay lamang dito sa ating paglulutuan. At ito ay ating i-steam sa loob ng 20 to 25 minutes or depende pa rin sa laki or kapal ng inyong lulutuin or gagawing puto pinyan. At syempre pa, hindi mawawala sa ating puto binyan ang itlog na maalat. Mas marami kayong ilalagay na itlog na maalat ay syempre mas masarap. Kaya kung kayo naman ay minsan lang na magluto nito ay huwag nyo lang tipidin. Ayan, ilagay lamang yung ating mga hiniwa na itlog na maalat. Balito ay hiniwa ko sa maninipis lamang na hiwa para hindi siya lumubog. Ayan, para maiwasan yung paglubog nitong ating hiniwang itlog na maalat. Then after nyan, kapag nailagay nyo na yung ating mga yung ating itlog na maalat, ay pwede nyo na itong ilagay sa steamer para i-steam nyo naman sa loob nga ng 20 hanggang 25 minutes. Yung ganito kalaki ay i-steam sa loob ng 25 minutes. Siya nga pala guys, bali yung takip ng steamer ay nilagyan ko ng malinis na tela para yung pagpapawis niya o yung pagmumoist niya ay hindi mapunta doon sa ating nilulutong puto. Ayan, tinanong mo, after 20 minutes, ito na yung ating puto binyan. Wow! Sobrang perfect! O diba, napakaganda ng pagkakagawa natin or pagkakaluto dito sa ating puto binyan. Bali ito ay hindi ko pahahanguin, bali pag tatagalin ko pa siya dito na another 5 minutes pa para sure na lutong-luto yung pinakang loob or yung pinakang gitna nitong ating puto. So ayan, atin ito ulit tatakpan at hahayaan pa natin ito sa loob ng 5 minuto. So ayan, ito na ang ating puto binyan. Sa loob ng 25 minutes ay luto na itong ating napakasarap na puto na talaga namang bagay na bagay sa kahit na anumang okasyon. At ito ay lalagyan pa natin ng cheese. Ayan, grated cheese. Lalagyan pa natin siya para sa extra lasa or extra pampasarap dito sa ating puto binyan. Kaya ako siya nilagyan nito o yun para mas madali siyang iangat. Pero i-scrape pa natin ng dulo ng tinidor itong ibang side nitong ating puto para mas madali siyang tanggalin. Then after nyan ay hihilahin natin itong aking mga inilagay na hawakan. O diba? Mas madali siyang tanggalin kung lalagyan nyo yan. Hindi naman siya mababasa ng or matutunaw kapag isinama nyo sa pag-i-steam. Kaya mas maganda na lagyan nyo para hindi nyo na siya kailangan itaktak pa. Masisira kasi yung pinakang toppings natin dito sa ating ginawang puto binyan. So that's it for today's recipe. So kung nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw at ikaw ay bago pa lang dito sa aking kusina, please don't forget to like and subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para palagi kang updated sa aking new recipe. Thank you for watching!